Thank you.
sustento ng kaligtasan sa katauhan noong ito ay inyong simulan. Ay inusin mo ngayon sa pagdarap ng isang kailan, pakundahan sa pangyayari ng panalangin sa pamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong maaaraw na yun, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo isa sa iyong mga anak ang papalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang patalong templo para sa akin at sa kanyang mga angkan. Magbubula ang mga kikilalinin ko siya ang anak at ako ay magiging ama niya. Magiging matatag ang isang bayan. Ang iyong bahay ay hindi mawawalis sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautosan, kundi sa lahat
Tulad niya yung siya at ama ng mga inuha. Ganito ang masusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang parahas nito ay mag-isa sa harapan ng Diyos na kanyang pinag-aralingan. Ang Diyos is permitted. So, kahit mag-funeral mass,
sila para sa mismo ng libro. So kaya, inaayos ko at ang simbahan na kung sakali ka mong may iba ang mga parawa na nagliwang kahapon, yung rules at yung prayer ay kumarap ko sa araw ng libro, hindi para sa masay. Kung isa na ginagawa ko ng iba, kasi nasa amin na yung mismong araw, yun yung handaan. Pero yung liturgiya ng pagliliwang, at tulad ko ngayon, mayroon tayo pangkuli, ay ginagawa nila sa araw ng Lunes. So, parang sa araw ay, oh, pwede rin ako naman na gawin sa mga araw, tulad ko ng bawa sa araw dito. Dito ay meron tayo sa Rosel, yung one week, ang pyesa nila ko sa Rosel. So, yung kanilang doon ako nila pa, na yung ginawa lang namin yung aming street pass, bukas, tuwag sa one week, pwede po na yung ating liturgiya. Ito rin, yung para sa kapistahan ni San Jose, no? Sa mga liturgies, no? Yung gagamitin natin bukas para naman sa pinagawan mo yun, ito mismo ang ginamitin natin ngayon sa araw nito. So, yun po para mga mismo bigyan ninyo ng pagtulog at maintindihan ninyo yung pagtulog. Yan po yung magkawagin natin liturgical rules. Pero maraming naman yung pagkiliwang araw ngayon na magigyan natin ng sapat na pagkilala si San Jose, ang esposo ng mahal na Birhen Maria, ang kinagawa ng Panginoon ni Jesus. Alam niyo, sa mga ang aming kasalukuyang Santo Papa ay He will revolutionize yung pagkaunawa natin kay San Jose. Hindi lang ang speaking sa ito, sir. Yung speaking sa ito, sir. Yan po'y matagal na. Yan ay pinasikat naman ni Pope Francis. Pero mayroon na ang speaking sa ito, sir. Bago ka dumating si Pope Francis. Pero isa ko sa magandang binigyan ng pansin na nga ang kasunod ng papayag, yung intercession of St. Joseph sa banal na pagliliwang ng isa. Yung tawagin ko natin ay primasyon. Mayroon tayo kasi ang apat na pripaso. Mayroon din tayo pripaso para sa children. Hindi na ang aking masyari dinagal kasi wala naman tayo children's mass. Mayroon din tayo pripaso para sa kasama. So, bahagi doon kung hindi mga... Pero magiging ka ng dinagalan natin ay yung ikalawang pripaso, yung general sa apat ko na pagkaso niya, ang tanong tayo ng mga insert before po para sa sila, yun lang po previous number one. E kanyang itanong, yun sila natin ginagamit yung previous number one. Kasi po yung previous number one, yun ang pinakamahaba pre-passo. So, kung siya na ginagamit ko yung third and fourth, pero yung first, yung isang po ay yun ay pagpaskulapan kasi napakahaba. Yun po yung mga binabatid, yung mga santo at mga batid. So yun lang po kung sa'yo na mga isa kasi. Ang ginawa ko mga isa
sa buhay ang Papa at sa kanya, pinadali na ninyo si San Jose sa lahat ng pripaso. Yan po ay very revolutionary. Kasi yung pagkutan sa Diyos, walang Papa na gumalaw sa mga pripasyo na pag-iwag natin ng misa, na nag-insert, na nag-iwag po sa mga pripasyo. Ito lamang po yung ating kasabutan ng Papa at yung kanyang insert ay si San Jose. So, mahalin ako sa karamdaman, kung tutusin ko ay ang maoporsyado si San Jose. Hindi ko sapagat, hindi naman na bahagi, nais lang hindi ko ni Papa Francisco. Yung lugar na para kay San Jose, na bahagi ko kaligtasan, bahagi ng aming istorya ng pagliligtas ng aming Panginoon sa Kristo na ginagawa ng Diyos isang nasa. Ang patuloy na ulo, ulang yung pinalag sa akin sa balang mga salatan na tanggapin si Maria bilang kanyang asawa. Sa pagkakataon ng ngayon, medyo hindi maaaring ganun yung dating na yung panahon ng Jesus. Yan ay natahalaga. Siguro din ako, baka kasi bahagi nyo ng kasaysayan na ngayon, na binibigyan ng pagkakahalaga yung pamilya, yung pagkakahalaga sa pamilya, na sumasailalim sa maraming pagsubok, sa maraming problema na lumalabas sa loob ng pamilya. At isa naman ako sa pangitan namin dito, yung paggabay ng mga tao. Paggabay ng mga tao. Well, muna ako na siya pagkita ang mga pre-dinner at pagdala ng pamakain sa pagkailanan. Pero ngayon pa ako ngayon, may maroon mas malalim na hamon na dapat ibigyan pansin ng mga ama sa buhay ang pananampalataya. At yung lyrics na yan ay isa sa pinagbibigyo pagpapala ay ang aming patron, si San Jose. Siguro sabi naman, hindi naman yung pagpapala. Ang Diyos siya, kailangan, Diyos siya. Ay kinakailangan natin ng modelo na kasabi natin na pwede natin gayahin katulad ni San Jose na isang tao na tumutulong sa panahon ng buong may kapal. Pagkutulad sa kanyang tungkulin bilang ama ng tahanan. So, ipanalangin po natin. Panalangin po natin ang mga ama ng tahanan. Lahat ng tatay
yung mga labukulo sa kanyang grupo
na itong mga bagay